Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Isang episode na naman ang aking ilalabas ngayon kung paano ko ginawa itong swimming pool na to from green to this, to blue, to crystal blue. Eto, napakalinis siya. Itong tubig natin hindi maiwasan na magiging green siya, lalo pag wala kang maintenance dito. Pag umuulan, naarawan, umuulan, naarawan, ganun. Yun pala yung possibility na magiging green tong tubig at saka iba yung amoy niya. Ang alam ko guys, pag nagpatayo ka ng ganitong pool ay ganun na lang. Yung parang napakasimple, parang wala ng maintenance pero hindi pala. Eto, nung kumarga ako ng tubig, mga after 6 days, naging green tong tubig, naging parang may mga lumot o algae. Naging green siya, hindi na siya ganito kalinis, hindi na yung parang nag-crystal blue water, sabi nga no. Naging green na siya, so parang nakakayakin tignan, nakakayakin na maligo. Yung baga nakakamot ng ulo, paano isipin kung paano ibalik yung pagkamalinis ng tubig. Kaya ang ginawa ko naman, kinontak ko yung mga barkada ko na may ganito kung paano nila minemaintain yung kalinisan ng tubig nila sa pool. Ang sinuggest naman nila sa akin is maglagay ako ng pool algaecide at saka chlorine tablet or chlorine na yung mga nabibilang sa palengke. Pero mas maganda kung yung chlorine tablet. Siyempre sabi ng barkada ko, mas maganda daw kung maglagay ako ng pool algaecide at saka chlorine tablet o chlorine powder pag may filter ka. So meron akong water filter dito. So ang wala pa lang sa akin is yung pool vacuum para malinis yung floor nito. Kasi meron yung mga hindi maiwasan na mga maliliit na buhangin pupunta dito sa floor niya. So mararamdaman mo rin pag nariligo ka, naapakan mo, may mga parang konting buhangin. So yun dapat yung mababakyum ko. Siyempre bago ako naglagay ng pool algaecide, tinesting ko munang maglagay sa baso. Kumuha ako ng dalawang baso, tapos sinaud ko dito. Then yung isa, nilagyan ko ng pool algaecide at saka yung isa hindi, para mapag-compare ko silang dalawa kung ano yung labas ng binili kong pool algaecide. Ito na yung kinako kanina sa pool na tubig. Lalagyan na natin ng pool algaecide. Konti lang muna inilagay ko dito sa isang baso. Experiment lang natin. Saka ako siya minix, hinalong mabuti hanggang matunaw yung pool algaecide powder. Mga ilang minuto lang, nakita ko na yung pagbabago niya. Nagiging blue-green na siya yung nilagyan natin ng pool algaecide. At kung makikita nyo dito, may mga parang jelly sa baba yung nilagyan natin ng algaecide. Yun yung jelly. Yun naman yung dapat nating i-vacuum pag may pool vacuum tayo. So nagiging clear na yung nilagyan natin. Ayan, nagiging klaro na yung nilagyan natin ng pool algaecide. Kung mga ilang minuto lang, nakikita mo na yung pagbabago. Yung nilagyan ko ng algaecide ay nagiging malinis siya. Yung parang bumabalik yung pagka crystal water niya. Parang may konting parang bluish, ganun. So, basta maganda siyang tignan. Ang nilagay ko naman na algaecide dito is dalawang kutsara. Then, minix ko sa timba. Ayan, minix ko sa timba. Then, binuhos ko dyan. Then, yung filter na lang natin, yung water filter na lang natin na magpapaikot dyan. Inihigop dito. Ayan, binabalik niya. O, yun, ganyan lang siya. Sa parte naman nito, kumuha ko ng isang timba na may tubig. Kasi dito ko imimix yung pool algaecide. So bali naglagay lang ako ng isa at kalahating kutsara. Kasi naglagay na ako ng isang kutsara kanina. Nagtry lang. Then pagkatapos yan, inihalo ko siya hanggang matunaw yung pool algaecide na nilagay natin. Pagkatapos kong na-mix
yung algaecide sa tubig sa may timba, saka ako ibinuhos to habang green pa yung tubig para makita ko kung ano yung epekto ng binili kong full algaecide. So eto na nga guys, ready na ako mag-mix o ibuhos tong minix ko na full algaecide sa pool. Tingnan nyo naman guys, so napaka-green siya. Nilumot na siya. Yung lumot na yan, yung green na yan, o yung algae na yan, nagiging jelly na siya pag na-treat na ng full algaecide. At yun yung kailangan nating i-vacuum. After ng ilang oras, mga sabihin na lang natin 3 hours, ayun, unti-unting nagiging clear yung tubig. Then after siguro ng 5 hours, nawala na yung pagkalumot niya. Then kumuha ko ng malinis na basahan, kinuskusan ko tong walling niya at saka tong floor niya kasi meron yung parang medyo madulas-dulas. Then, ayun, pinaikot na ng water filter natin, nililinisan niya. Bali, pinipilter na lang doon sa may ginawa kong DIY na filter. Doon niya inipon yung mga lumot, yung mga algae o yung marurumi na nanggaling dito sa pool natin. Nung naging clear na yung tubig at na-vacuum na yung mga gelatin niya, dito ko naman lalagyan ng chlorine tablet. Seven tablets lang ang ilalagay ko dito. Tapos nilagay ko dito sa chlorine floater natin. Dito sa floater natin. Tsaka ako siya nilagay sa pool. Then mas maganda guys kung may ganito kayo, bumili kayo ng algaecide at saka chlorine tablet o yung chlorine na powder, ilagay nyo dito. Then ang paglalagay ko naman ng algaecide at saka chlorine dito is every week. Pero syempre nung una naglagay ako dito 2 beses sa isang araw kasi gusto ko maalis agad yung pagka green niya. So effective naman. Sa tubig naman, yung pagpapalik ko ng tubig is every 45 days. Pero kuminsan di ko na sinusunod yun. Maabot pa ako ng 2 months kasi malinis naman eh. Mas maganda kasing may water filter ka, may full algaecide, at saka chlorine. Para laging malinis to. Kasi eto, gaya nito. Pag may chlorine, iba yung amoy niya. Yung parang mabango siya, presko siya. Kaya masarap maligo. Hindi gaya nung pag wala kang chlorine, yung tubig niya is parang amoy na stuck o parang yung tubig mo is amoy bukid. Parang ganun, lalong-lalo na pag yung tubig poso niyo is may amoy kalawang ganun. Pero pag meron kayong chlorine, kayang-kaya niyang ibahin yung amoy ng tubig niyo. Babango siya. Then every morning naman dito, pag nagkakape ako, nililinisan ko tong pool. Meron kasi akong DIY na ginagamit pang pinanglilinis dito sa ibabaw niya. Yung mga lumulutang na mga dahon na nililipad na pumunta dito sa pool, yun yung mga inaalis ko. So ang kailangan ko na lang is yung pool vacuum. Kasi kailangan ko ng pool vacuum para masipsip yung mga dumi na nasa floor niya. Yung mga buha-buhangin na maliliit. Kasi hindi natin maiwasan yung mga buhangin na mapunta dito. Ang kagandahan pa ng full algaecide is pinapanatili niyang crystal blue tong tubig natin kasi pag naglagay ka nun, parang nagkakaroon ng parang pagka-bluish. Maganda. As in maganda. Napakalinis tignan.
Kaya kung magkakaroon ka ng ganito, magpapagawa ka ng ganito, kailangan meron kang full algaecide, chlorine tablet, at saka water filter. And vacuum na rin, full vacuum. Ayun, para laging malinis siya. Sa mga nagtatanong din about sa drainage, meron din akong nilagay na drainage dito sa may parte ko, dito sa kinaupuan ko. Ako pwede maglagay ng ganito, magpatay ng pool na walang drainage kasi paano mo i-drain kung gusto mo na magpalit ng tubig. So yung drainage dito, yun na rin yung daanan papunta sa filter. So may dalawang bukasan. Yung isa, bukasan na papunta sa filter at yung isa, bukasan na papuntang labas yung pag mag-drain ka na ng tubig. Hanggang dito na lang guys, sa susunod ulit, ipakita ko naman sa inyo kung paano ko ginawa yung isang filter natin. Kasi iniba ko na yung kubo-kubo dito na dating pinaglalagyan ko ng filter, inilabas ko na. Kaya gumawa ako ng iba, yung mas malaking filter. Naglagay din ako ng upuan dito para pag nandito ka, nakakaupo ka ng ganyan para hindi ka nakalupisak sa floor niya. Kasi pag lumipisak ka, hanggang dito yung tubig. Kaya naglagay ako ng upuan dito. Ganyan lang, chill-chill lang. Ayan. So, swimming na tayo.